Dear IFL, hindi may iwasan na maghanap tayo ng kasagutan kung bakit tayo iniwan. Pero mahalaga pa bang makuha mo pa ang kasagutan na to kung meron namang masasaktan? Ako nga pala si Robin, 32 years old at nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Taguig. Gabi-gabi talaga ako nakikinig sa Dear IFM dahil magaganda at nakakakilig ang mga kwento. Lalo na at ang gagaling pa ng mga dramatista na gumaganap dito. Aminin kong matagal ko nang gusto magpadala ng kwento at gusto ko namang kiligin ang mga kapwa ko listeners. Yun nga lang, dahil may pinagdadaanan ako ngayon, hindi ako sigurado kung kikiligin pa kayo kapag napakinggan ninyo ang kwento ko. Robin! Bakit? Bakit matingin ka ng tingin dyan sa salamin? David, malapit na yung college reunion namin eh. O, talaga ba? Oo, kaya tinitignan ko kung maganda ba ako. O talaga, oh, hindi mo na kailangan gawin yan. Bakit naman? Kailan ba pumangit ang asawa ko, ha? Ito naman, inutumo pa ako. Uy, hindi ah. Sige na, oo na, maganda na ako. Teka nga, oo nga pala, maghahanap pa ako ng damit na susuotin ko eh. Parang sobrang excited mo naman yata pumunta sa reunion nyo. Siyempre, ano ka ba? Ang tagal-tagal na naming hindi nagkikita. Ah, talaga bang yun lang yung dahilan? Oo. Bakit naman, meron pa ba dapat? Eh, ewan ko. Baka mamaya may ibang dahilan lang, ganun. Kagaya ng ano, Aber? Eh, tingin ka kasi ng tingin sa salamin. Eh, baka mamaya may iba ka pang dahilan kung bakit gusto mong magmaganda. Pagpupunta ka lang naman ng reunion nyo eh. David, ano ba? Diretsuin mo nga ako. Pupunta ba yung ex mo? Ano ka ba? Ano ba yung tanong mo? Ano ba? O bakit? Tinatanong ko lang naman eh. Wala. Wala, hindi siya pupunta doon, okay? Ang alam ko, nasa ibang bansa siya. Hindi yun uuwi sa Pilipinas para lang sa reunion, no? Tingnan mo, alam mo. Buwang kilala mo talaga yung ex mo, no? Ano ka ba? Pwede bang huwag na natin siyang pag-usapan? Okay, sabi mo eh. Teka nga. Teka, nag-PM si Rika. Teka lang, babasahin ko lang yung message niya. Dumating na raw si... Galing ibang bansa. Hindi pwede to. O bakit? Anong problema? Wala. Aminin kong ang pagbabalik ng ex ko galing sa ibang bansa ang laman ng message na ipinadala sa akin ng kaibigan ko. Hindi ko maintindihan ang naramdaman ko noong mga oras na yon. Basta hindi ako mapakali nang makita ko ang pangalan niya at parang nanumbalik yung sakit na naramdaman ko noong biglang iniwan niya ako. Hindi ko na nalaman kung bakit siya nakipaghiwalay sa akin. Basta bigla na lang siyang nawala sa buhay ko. At sa pagbabalik niya, ginugulo na naman niya ang buhay ko. Rika, ano bang gagawin ko? Aba, ewan ko sa'yo. Hindi dapat nangyayari to eh. Robin, ano naman kung pumunta si Steve sa reunion? Hindi nga pwede. Eh at bakit hindi naman pwede ha? Ayoko siyang makita. Grabe naman to. Wala ba siyang karapatan na pumunta doon? Basta ayoko. Ay, ewan ko sa'yo Robin. Matagal na kayong magkahiwalay noon. Pero matagal ding naging kami, Rika. Oo, ano naman ngayon? Pwede bang tigilan mo na yan? Ito naman eh. Alam mo, hindi mo kasi ako maintindihan eh. Hindi ka kasi nasa posisyon ko eh. Ay, totoo Robin, totoo. Hindi nga kita maintindihan. Naguguluhan na nga ako sa'yo eh. Ang tagal-tagal na. May asawa't anak ka na te. Bakit parang naapektuhan ka pa rin sa kanya? Hindi ako apektado, okay? Oh, hindi raw. Eh bakit nagkakaganyan ka? Sa totoo lang ha, hindi magandang tingnan. Huwag mong ipapakita yan sa asawa mo, ha? At baka isipin nun na may nararamdaman ka pa sa ex mo. Ito naman? Ano bang pinagsasabi mo dyan, ha? Wala na akong pakialam kay Steve. O, no? Yun naman pala.
Eh di dapat wala lang sa'yo kung pupunta rin si Steve sa reunion. Eh nasa sa'yo yung problema eh. Eh naku, alam mo ewan ko na rin eh kung anong nangyayari sa akin. Matagal na akong okay. Masaya na ako. Robin, tapatin mo nga ako. Magsabi ka sa akin ng totoo. Hindi mo pa rin ba nakakalimutan si Steve? Rika naman eh. Ang kulit mo. Ang sabi ko, wala na. Okay, okay, wala na. Okay na ba yun? Ay, okay. Eh, galing mismo sa iyo yan eh. Wala na talaga. Pero siguradong merong dahilan kung bakit ayaw mo siyang makita. Ewan ko. Basta, ang alam ko ayoko. Naiilang lang siguro ako. Hindi pwedeng ganun, Robin. Ano ba? May dahilan yan. At ikaw lang ang nakakaalam yan. Eh, ano ba? Siguro dahil... Dahil wala kaming closure. Nung naghiwalay kami... Ano? Ay. Closure? Oo, closure. Lahat naman tayo. Yun yung kailangan natin kapag natatapos yung relasyon, di ba? Hindi niya kasi nabigay sa akin yun eh. Wala. Bigla na lang niya akong iniwan. Robin, seryoso ka ba talaga? Hindi ka pa rin matahimik dyan sa ex mo nang dahil lang sa naghihintay ka ng closure sa kanya? Hindi pa ba sapat na closure yung matagal ka nang hiwalay sa kanya? Na may kanya-kanya na kayong buhay at may sariling pamilya ka na? Pwede pa umayos ka nga! May punto si Rika. Pero gusto ko lang na maging totoo sa kanya na naguguluhan talaga ako sa nararamdaman ko ngayon nang dahil sa pagbabalik ng ex ko. Siguro kinakabahan ako dahil hindi ko alam kung ano ang magiging reaction ko kapag nakita ko ulit si Steve. Isa pa, hindi papayag ang asawa ko na hindi siya sasama sa reunion namin. Ayokong makita niya na may epekto pa rin sa akin si Steve. Naguguluhan na talaga ako. Kailangang makagawa ako ng paraan para hindi kami magkita ulit ng ex ko. Robin. Bakit? Ano kayong pwedeng gawin natin dito sa sahig? Ano bang problema? Wala naman. Kaya lang parang may pwede tayong gawin dito sa sahig para lalong luminis tignan. Eh halos araw-araw naman ako nagmamap niyan eh. Oo nga, pero mas maganda kasi mapakintab pa natin. Ah, eh, kung yun lang naman pala yung problema mo, wala namang problema eh. Ha? Kung alam mo kung anong gagawin sa sahig ah. David, madali lang kasi yan. Eh di gumamit tayo ng Star Wax Floor Wax, kintabay to the max. Ah, oo nga no. Bakit ba hindi ko naisip yan? Kaya nga. Huwag mo nang kakalimutan yun ah. Alam mo, bumili ka na yan para siguradong kumintab yung sahig natin. Galing talaga na asawa ko ah. Hindi naman. Ah, nga pala. Eh, bakit hindi ka pa naghahanda? Ha? Maghahanda? Para saan? Diba ngayon yung college reunion nyo? Ah, yun ba? Ano, nakalimutan mo ngayon yun? Oo, nakalimutan ko. O, edi bilisan mo na. Mag-ayos ka na para makahabol tayo. Eh, nakakahiya kapag late ka pang dumating dun. Ah, David... Wag na kaya, tinatapad na ako eh. Huh, hindi pwede yon Robin. Nakakahiya sa mga kaklase mo, nagsabi ka na pupunta ka dun eh. Di ba excited ka ba nga? Bakit ngayon parang ayaw mo na? Basta, pagod siguro ko, ganun. Gusto ko lang magpahinga. Alam mo, hayaan mo na yun. Eh, reunion lang naman yun eh. May iniiwasan ka ba sa reunion nyo? David, wala. Robin, asawa mo ako. Alam ko kung hindi ka nagsasabi ng totoo sa akin. Mukhang may iniiwasan ka nga. Sinabi ko na ngang wala, di ba? Yan yung sinasabi mo pero nahahalata ako naman na may tinatago ka sa akin. Wala nga akong tinatago. Sabi mo nasa ibang bansa yung ex mo. Bakit parang pakiramdam ko nandito sa Pilipinas yung ex mo at pupunta siya sa reunion? Oo na, sige na. Nandito si Steve sa Pilipinas at pupunta siya sa reunion. Oo, iniiwasan ko siya. Ayoko siya makita. Ano, okay na? Pero kung gusto mong pumunta doon, alam mo pumunta ka mag-isa mo. Kitain mo yung ex ko.
Isa sa mga dahilan kung bakit madaling nakuha ni David ang puso ko ay dahil parang lagi niyang nababasa kung ano ang nasa isip ko o kung ano ang nararamdaman ko. Pero hindi yan nakakatulong sa sitwasyon ko ngayon. Ayokong maggalit sa asawa ko. Pero napilitan akong iparamdam na naiinis ako sa kanya para hindi na siya mamilit na pumunta kami sa reunion na yan. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin. Dapat wala na akong nararamdaman dahil matagal nang natapos ang relasyon namin at may asawa at anak na rin ako. Pero bakit naapektuhan pa rin ako sa pagbabalik ng ex ko sa buhay ko? Kung iisipin, maswerte na talaga ako kay David. At siya yung tipo ng lalaki na hinahanap-hanap talaga ng ibang mga babae. Mabait, mapagmahal, maasikaso sa akin at sa mga anak namin. Kaya nga hindi naman patas sa kanya kung makikita niyang naapektuhan pa rin ako sa ex ko. O ano? Mag-grocery ba tayo? Manunood muna tayo ng sine. Mas maganda sigurong mag-grocery na muna ako. Sigurado ka? Oo eh. Naubusan rin tayo ng pagkain tsaka mga gagamitin sa bahay. Ah oo. Naubos na rin pala yung panligo na sabon sa bahay. Yun na nga eh. Kaya dapat pagbibili tayo ng sabong panligo, yung siguradong mapapatay yung mga mikrobyo sa katawan natin. Sa bagay. Eh, kaso wala akong alam na ganun eh. May alam ka bang sabon na panligo na magaling sa ganyan? Oo naman no. Shield Bath Soap, 24-hour germ protection. Galit sa sakit, may malasakit. Alam mo, recommended pa ng Philippine Nurses Association. Okay pala yan eh. Uy, huwag mong kalimutang isama yan sa bibilin mo ha. Oo nga, yun naman talaga yung bibilin ko eh. Teka nga, ikaw ba saan ka pupunta? Eh, titingin lang ako dun sa bilihan ng laptop. Sige, itatext na lang kita kapag tapos na ako mamili. Okay, sige. Uy, sabihan mo na lang ako ha. Saan nga pala yung papuntang grocery dito? Ay, ayun. Yung banda dun. Teka. Si Steve ba yun? Hala! Si Steve nga! Kung bakit ba naman kasi nandito pa tong lalaking to eh? Sa iba na nga ako dadaan. Robin? Ano ba yun? Nakita pa yata ako. Di ka mukhang lalapitan pa ako. Bisit, ano bang gagawin ko? Takbong ko kaya to. Robin? Robin, ikaw ba yan? Ikaw nga! Hi. Uy. Hi, Steve. Kumusta na? Tagal nating di nakita. Oo nga eh. Nga pala, bakit hindi ka pumunta nung reunion natin? Busy kasi ako eh. Oh. Eh, ang kwento ni Riga sa akin, may sariling pamilya ka na raw. Ah, oo. Kasama ko nga ngayon yung asawa ko eh. Oh, talaga? Oh, nasaan yung asawa mo? Ah, may binili lang. Ako? Hindi mo ba ako kukumustahin? Oh, sige, kumusta pare? David, akala ko ba titingin ka sa mga laptop? Ah, nasa iyo pala kasi yung pera ko kaya pinuntahan na kita. Eh, mukhang may nakauna na sa akin dito. Si Steve nga pala, kaklase ko nung college. Siya pala si Steve. Yung ex mo. Steve, si David, asawa ko. Okay. So ikaw pala yung naging asawa ni Robin? Oo pare. Ako nga yung asawa niya. Kaya makinig ka ng mabuti sa akin ha. Huwag na huwag kang lalapit sa asawa ko. Tapos na kayo. Wala nang dahilan para mag-usap pa kayo. Isa pang beses na lumapit ka sa kanya, pare, magkakagulo tayo. Nagulat ako sa mga sinabi ni David kay Steve. Isa lang ang ibig sabihin nito. Nararamdaman ni David na may epekto sa akin ang pagbabalik ni Steve. At hindi niya itinago sa akin ang matinding pagsiselos niya. Kailangan gumawa na ako ng paraan at baka lumaki pa ang gulo. Kailangan na rin siguro matigil na ang pagkalitong nararamdaman ko. Kaya nagdesisyon na akong makikipag-usap na ako kay Steve para matapos na ito.
Pero syempre, kailangan ko pa rin magpaalam sa asawa ko. Ang problema, ayaw ni David na makipagkita ako kay Steve. Naintindihan ko kung bakit ayaw niya akong payagan. Pero kung hindi ko gagawin to, baka habang buhay na lang na manatili ang mga tanong ko na gusto kong masagot ng ex ko. Buti naman at nakipagkita ka sa akin, Steve. Alam ba to ng asawa mo, Robin? Siyempre, hindi ko ipapaalam sa kanya. Ano? Eh bakit hindi mo sinabi sa kanya na magkikita tayo? Sinabi ko, pero natural hindi niya ako papayagan. Eh akala ko naman, alam niya na mag-uusap tayo. Patay kang bata ka. Hindi niya alam, Steve. Magkakagulo lang kapag sinabi ko sa kanya na nagkita tayo ngayon. Robin, sigurado ka ba dito sa ginagawa mo? Oo. Gusto ko lang na matapos na to, okay? Ano ba yung dapat matapos? Kasi sa totoo lang, wala akong nakikitang problema. Matagal nang walang tayo, di ba? Pues para sa akin, meron pa tayong dapat pag-usapan. Hindi kaya mas lalong may masisira kapag nag-usap tayo ngayon? Pero para rin to sa ikakatahimik ng kalooban ko, Steve. Robin, may tatanungin ako sa'yo. Gusto kong sabihin mo sa akin ang totoo. Sige. Hanggang ngayon ba, may nararamdaman ka pa rin sa akin? Steve, wala na. Eh yun naman pala eh. Eh bakit hanggang ngayon, hindi ka pa rin matahimik? Hindi ko alam. Hindi pwedeng hindi mo alam, Robin. May mga taong pwedeng masaktan sa ginagawa natin ngayon. Ewan ko, okay? Nahihirapan akong sabihin. Alam mo yung pakiramdam na parang merong hindi pa natatapos sa ating dalawa? At Steve, gusto ko na sanang matuldukan yun. Okay. Okay. Naghahanap ka ng closure, tama ba ako? Siguro, oo. Pero matagal na yung panahon na hindi tayo nagkita. May kanya-kanya na tayong buhay. Pareho na tayong may asawa at anak. Hindi pa ba sapat na closure yan para makamove on ka na? Steve, bigla kang nawala eh. Bigla mo akong iniwan noon. Eh ano naman ngayon? Nakakapagsalita ka ng ganyan kasi hindi ikaw yung iniwan. Madali lang sa'yo sabihin yan kasi ikaw okay na. Ako, naiwan ako dun eh. Pero... Hindi pa ako okay. Pero Robin, bakit hindi ka pa rin okay? Hindi mo ba mahal ang pamilya mo? Pwede ba? Huwag mo silang dinadamay dito. Ang tinutukoy ko lang naman yung ating dalawa noon eh. Sorry. Sige. Huwag na natin silang pag-usapan. Pero ang sinasabi ko lang, dapat wala ka nang hinahanap pa dahil may pamilya ka na. Tingnan mo ba ako? Steve, ang dami-dami ko pang tanong na hindi nasasagot. Bakit mo ko biglang iniwan noon na ganun-ganun na lang, ha? Ano bang ginawa ko? Ano ba naging mali ko? Ano bang naging kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ko ginanon? Ba't mo ko iniwan? Patawarin mo ako sa nagawa kong pag-iwan sa'yo. Oo. Oo. Maaring kasalanan ko nga kung bakit nangyayari sa atin to. Pero mahalaga pa ba na masagot yung mga tanong mo? Nandiyan ang asawa mo. Mga anak mo. Sila na dapat ang kumukompleto sa'yo. Ano ba? Hindi ko rin nakuha ang sagot na hinahanap ko kay Steve. Pero meron pa rin akong natutunan sa pagkikita namin. Hindi na mahalaga kung masagot pa ni Steve ang tanong ko kung bakit niya ako iniwan noon. Dahil nandiyan naman na ang pagmamahal ng asawa ko at ng mga anak ko. Nakatulong ang pag-uusap namin ni Steve. Siguro ngayon, matatahimik na rin ang kalooban ko. Pero, yon ang akala ko. Handa na ako mag-move on. Pero hindi ang asawa ko. David,
Kainin mo naman yung niluto ko. Ipakain mo na lang sa mga anak mo yan. David naman eh. Tignan mo nga o, nagkape ka lang eh. Okay na yun. Masarap na yung agahan ko. Hindi pwede. Baka mamaya malipasan ka ng gutom eh. Mas malaking problema yun. Wala ka nang pakialam dun. Ano bang problema mo? Wala akong problema. Hindi eh. Halatang meron. Ilang araw mo na akong hindi kinakausap ng maayos. Anong hindi? Nag-uusap na nga tayo ngayon ha. Tingnan mo nga. Matino ba tayo nag-uusap ngayon ha? David, ano bang nangyayari sa'yo? Alam mo, ako dapat siguro ang nagtatanong sa'yo niyan, Robin. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ba hindi mo makalimutan yung ex mo? Hindi ko alam yung sinasabi mo. Hindi ako nabubwisit sa'yo eh. Hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa rin. Magsabi ka sa akin ng totoo. Nakikipagkita ka kay Steve, no? Importante pa ba sa'yo kung nakipagkita ako sa kanya o hindi? Natural! Asawang mo ako! Malay ko ba kung anong ginagawa ninyong dalawa? David naman! Yan! Yan ang habang sinasabi ko eh. Hindi ka marunong sumunod sa akin! David! Huwag kang basta-basta nagbabasag ng gamit dito sa bahay! Bakit hindi, ha? Bahay ko to! Pa, pinipigilan mo ako. Hindi mo na nga ako nire-respeto eh. Alam mong hindi totoo yan. Nung hindi. Ang sabi ko, huwag kang makikipagkita dyan sa ex mo, pero ang tigas pa rin ang ulo mo. David naman. Gusto ko lang naman na matapos na yung kung anong namamagitan sa amin eh. Yun lang! Walang dahilan para magselos ka. Pero minsan naging bahagi ng buhay mo ang lalaking yun. Oo nga! Matagal nang wala kami! Wala na akong nararamdaman para sa kanya. Kung wala talagang nararamdaman, edi hindi mo na nga kailangang makipagkita. Hindi mo na kailangang makipag-usap sa lalaking yan para makuha mo yung lintik na closure na hinahanap mo. Pwede ba? Pwede ba? Pwede bang itigil na natin to, please lang mo? Ayoko na, tapos na David eh. Okay na ako, nakuha ko na yung closure na gusto ko, okay na. Sa tingin mo ba, ganun lang kasimple yun? Oo. Kasi David, wala ka nang makikakaselos dapat eh. Walang dahilan para magalit ka sa akin. Ah, ganun. Kaya ba, hindi na kita dapat awayin? Ano, ang gusto mo ba, tapusin ko na lang itong gulo natin, ha? Ba maintindihan ha? Hindi dapat tayo nag-aaway dahil wala namang problema. Meron! Meron, Robin, meron! Malaking problema nga ito eh. Dahil hanggang ngayon nakasalalay pa rin sa kanya yung closure na hinahanap mo. Samantalang nandito ako na asawa mo. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit sa akin yun? Isa lang ang ibig sabihin ito. Hindi pa rin sapat sa'yo kung anong meron ngayon sa buhay mo. Mas mahalaga pa rin yung nakaraan mo kesa sa aming mga anak mo. Ang akala ko, matatapos na at matutuldukan ko na ang problema ko sa ex ko. Oo, maaaring nagkalinawan na kami ni Steve, pero nagbunga lang ng panibagong problema ang pag-uusap naming dalawa. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami nakakapag-usap ng maayos ng asawa ko. Kapag sinusubukan kong makipag-ayos kay David, iniiwasan niya lang ako. Ngayon lang siya naggalit ng ganyang katindi sa akin. Hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko. Mahal ko si David at ayoko naman masira ang pamilya namin nang dahil lang sa pagsiselos niya. Mga idol, sana naman matulungan ninyo ako. Hanggang dito na lang muna. Nagpapasalamat. Robin.